Ang sarap ng chicharon nakadepende sa pagluluto. Kasi kanya-kanya kasing ano yan, sikreto yan. Pagluluto namin, yung lutong ng bituka, pag kinagat mo, talagang yung iba yung lutong. Chicharon namin, talagang 100% na sigurado kayo everyday na bago yung luto, araw-araw po. Subukan yung tikman, patsarsa namin. Talaga, iba. Iba ang luto. Oh. Maraming namimili mga artista rito. Makukumpare nyo po yung lasa ng chicharon namin sa iba. Masasabi nyo yung iba po talaga chicharon namin. Talagang babalik-balikan nyo po talaga. Ako si Renny Pereros. Nagtitinda rito sa laloma ng lechon, chicharon, bituka at saka bulaklak. Dito matatagpuan sa number 67 Calabity Street, Lechon, Capital of the Philippines, Barangay Paambundok, Laloma, Quezon City. Oo, dito lang sa harapan. Ang benta namin ng ano ng bituka, 160 ang per gram. 1,600 ang kilo. Parehas lang siya ng presyo ng bulaklak. Sa lechon naman, pinaka-lowest namin 6,000. Ang malaki namin nasa 10,000 hanggang 14,000. Ay, madalas akong kumakain para kahit araw-araw nga kumakain ako ng lechon, nandito ako eh. Hindi ah. Oh, hindi ako nagsasawa sa lechon. Maski araw-araw kong nakikita rito, kumukurot ako. mga 1980, ang talagang unang titinda rito, Mantumas. Mantumas Lechon. Tapos dito sa pwesto na to, inupahan ng anak niya ni Kuya Jaime. Kapitbahay lang, pero silang talaga naunang naglechon, Mantumas. Nung natapos yung term, ako na ang nag-take over. Nung pwesto pa ng Mantumas to, talagang ako ang umakop pa ng harapan ng 1982 ng bituka at bulaklak. Lechon na kasi to eh. Talagang maraming lechon. Siyempre, nakikita mo pagluto. Ikaw na lang mag-improve sa pagluto. Titignan ko lang ang proseso. Eh, lahat ng sarsa, siyempre, kada luto mo, titikman mo. Ikaw na rin mag-improve para mapasarap mo yung sarsa. Nung may lechon na ng tsahing ko, nagmatansero ko. Kumakatay ng baboy. Pagkatay, pagluto. Pagbaga. Pagtimpla, mas lalong pagtimpla, kailangan marikado para masarap ang lasa ng lechon. Eh, yung sabi kasi, talagang timplado eh. Yung balat niya, talagang hindi lumalambot dahil mga Tagalog na baboy. Dalawang klase kasi yung baboy dito. Merong native tsaka merong puti. Yung sa amin, puro native lang. Sa ngayon, yung pangalawang anak ko, siya namamahala ng lechon. My name is Ryan Pereros. Determinado rin siya sa harap buhay namin. Unang-una siguro, inilalaban namin sarsa ramen eh. Ako mismo nagluluto ng sarsa. Ay, hindi ko tinitipid sa Ricardo. Talagang kung ano sukat ng bawang sibuyas, yun ang nilalagay ko. Lalo na yung atay na ginili. Suka, binabalik-balikan din sa amin. Kasi suka namin po talaga, talagang totoong suka. Ang suka po namin is galing probinsya, galing Quezon. May parang sukang sasa po talaga. Makita ko lang ng pagkakaluto ng chicharon, malalaman ko na kung maayos ang pagluluto at masarap ko o hindi. Ay, siyempre, oo. Ilang dekada na.
Oo, yun sa experience. Sa tagal na pagluluto, yun ang na-improve ko. Makikita mo kagad sa'yo, kintab niya kagad eh. Una-una, wala siyang mantiga, tuyo. Ang sarap ng sitcharon nakadepende sa pagluluto. Ang pagluluto ng kasi ng sitcharon ay hindi pare-pareho. Ang mahalaga rito, pagsalang sa kaway. Yung sa pagluluto, yung alam mo yung timpla ng apoy, yung init niya ng mantika. Kasi dalawang klase palutong ng minukay. Meron siyang malutong na matigas. Meron siyang malutong na malambot na talaga masarap kainin. Merong bituka kasi matigas sa kainin. Pag niluto namin, yung lutong ng bituka, pag kinagat mo, talagang nung lambot. Pero malutong siya, iba yung lutong. Kamakaan sa ano, sa bulaklak. Yung si Charong bulaklak. Kami, pag nagluto kami ng bulaklak, diretso na eh. Diretso sa mantika. Kaya lang may technique siya na kung gano'n siya kainit ihulog ng hilaw. Merong tamang timing ang init na paglagay ng hilaw na bulaklak. Kasi kanya-kanya kasing ano yan, sikreto yan eh. Marami kasi paghihirap din dito. Mga 1990s, yan ang kahirapan. During that time na medyo na bankrupt kami, yung nalugi. Lahat ng lugi, inabot mo rito. Mm-hmm. May time na talagang sad-sad ka. Mabawi mo lang ang kapital, okay lang. Time muna. Oo. Lahat kasi ng lugi, inabot namin eh. Bago mo nani, napagtapos lahat ang anak mo. Mawalang arang kapital, pinaka mahirap. Yung bentahan, matira sa'yo. Kakatay ka ng sampu. Matitirang ka. Laking lugi. Lahat yun, wala. Pati pagkain, talaga, tipid. Lahat ng inipon mo talagang masisimot. Halos talagang walang laman yung bulsa mo. Para ma-survive niya kami, at the same time yung negosyo namin, magtuloy-tuloy. During that time, apat kami pinag-aaral, lahat kami nasa private that time. Pati sa pag-aaral yun talaga, hindi mo alam kung saan kukunin yung babaunin. Tapos may time din na dalawa kami magkakapatid,
na wala kaming choice kundi yung mag-transfer ng public. Then may time din na that time na may phone ka, kailangan mo ibenta para magkaroon ng pangkuhunan. Ay, hindi. Laban lang. Yung pagdating sa pamilya, yung parang gagawin mo lahat para maano mo yung pamilya mo, maitawid mo. Ang ginawa ko lang noon, wala, dasal lang. Yun lang. Na makaraos lang araw-araw, okay lang. Pasalamat pa rin. Kaya lang, dinoble ko ang trabaho. Kung nagkamali ka, tayo ka lang. Alas 4 lang, alas 2, bising na lang. Yung si Charon, ako mismo nagluluto, walang tao. Ay hindi, lahat babantayan mo. Kaya sa'y pasweldo pa ako na gumagawa. Lahat ng posibleng ititipid, kahit trabahuin ko, ako na. Ako gumagawa. Basat-basat nyo, hindi ko rin ito ulit pag-lechon, talaga nilabang ko. Yung kikitain ko si Charon, lagay ko sa lechon. Di nagdag ko sa baboy. Importante kasi bayaran biyahero. Ewan ko kung paano napatakbo ng ganun. Dahil dumami customer na eh. Dahil nagkaroon na ng improvement ang paghihirap mo. Basta lahat ng ikagaganda ng produkto, gawin mo. Pinagbuti ko lang ang timplang. Pina-improve ko lang na mabuti. At saka yung unang-una sa customer, kailangan mag-ilo ka. Oo, lahat. Lahat ng kung anong may bibigay na libre, binibigay ko. Unti-unti, babalik yung mga customer, dumarami yung mga buyer. Mga suki, balik ng balik na. Ayun, everyday talaga nagluluto kami. Talaga, everyday continuous sa luto namin ngayon, talagang maghapon, magdamag, nagluluto po. Pag natikman na nila yung lechon, tsaka yung si Charon Bituka, Bulaklak, balik na sila ng balik. Tiwala na sila sa kung ano ibibigay sa kanila. Kung nakatikim na po kayo sa ibang chicharon Bituka Bulaklak, makukumpare nyo po yung lasa ng chicharon namin sa iba. Masasabi nyo, iba po talaga chicharon namin. Dahil sa pagtinda ng chicharon Bituka at Bulaklak, tsaka sa lechon, napagtapos ko mga anak ko, guminaw ang buhay. Kung ano gusto mong bilhin, mabibili mo. Ay, masarap sa pakiramdam. Talagang umasenso. Subok lang magsubok kahit ilan na pa. Basta tiyaga lang. Unang-una, dasal. Tiwala lang sa Diyos. Nagbunga ng paghihirap ko dahil lahat ng anak ko napagtapos ko. Yun ang kayamanan ko. Tatlong nurse, isang pulis. Tama yung naghihirap ka bago ka guminawa. Talagang paghihirapan ay kauunlad mo. O lahat, mapapalagaan mo. Lahat ng kikitain mo, sisinupin mo dahil galing sa hirap. Talagang paghihirap nasa una. Pagka nalagpasan mo yun, puro ginawa lang. Lahat kami, first name namin, Ryan magkakapatid. We have a second name, pang-uya ko, Ryan Richard. Ako, Ryan Rainier. Yung sumunod sa akin, Ryan Raindale, yung kapatid ko, Ryan Ericar. During that time na bata siya, yung nagpaparal sa kanya, was from US, Dr. Ryan yung name.
So to pay tribute dun sa nag-sponsor sa kanya, foster parent niya, lahat kami pinangalan si Ryan. That's why nagkaroon ng Ryan. Dito na ako bumalik at pabalik-balik na ako bumibili ng lechon dito sa Ryan's Lechon. Kasi hindi lang dahil sa na-vlog ko siya, masarap talaga. At saka, alam mo yung pag bumili ka tapos nakagaangan mo ng loob yung may-ari, yun eh. Ryan's Lechon. Ito eh, parang Canto 5 chicharon. May iba-ibang sulat tinda dito, hindi lang lechon ang specialty nila dito. May papayo ko sa mga sa bago naghahanap buhay. Huwag lang bibitaw. Huwag lang susuko. Laban lang ng laban. Makakabit din ang ginawa. Kahit konti tubo, bigay lang ng bigay. Huwag lang malugi. Inansod niya rin kami sa negosyo na sa ganito na para matuturing kami kung paano paghirapan yung pera. Hindi basta-basta eto na lang ilalatag sa'yo. Kaya, kasi sa negosyo naman talaga lahat tulong-tulong.